Mas masarap kung crunchy ang ating schnitzel. Pero paano nga ba natin mapapalutong ito na katulad nito? Tara guys, samahan niyo akong magluto. So meron ako ditong chicken breast na kalahati lang. In Hebrew kasi off na in-slice ko na siya. So after nating mapili yung chicken, very thin lang yung pagkaka-slice. So mag-add tayo ng isang itlog or in Hebrew, betsa. And then sunod natin yung half teaspoon ng salt or melak. And then black pepper or pilpel shakor. And then yung sweet paprika. So usually yung sweet paprika, 1 teaspoon din. 1 to 2 teaspoon, much better. And then nag-add ako ng half or 1 teaspoon ng kardal or mustard. And then 1 teaspoon ng honey or davash in Hebrew. I-mix lang natin. So using your hands, i-mix lang natin siya. And then mag-prepare na tayo ng for coating. So ito sa isang plastic, naglagay ako ng breadcrumbs. So kung may ziplock kayo, much better. And then sunod itong 1 tablespoon ng sesame seed or sumsum, and then black pepper, and then half teaspoon lang din ng salt. Up then ito yung 1 tablespoon ng corn flour. So sa paglalagay ng salt, laging dapat konti-konti lang kasi much better kung konti lang, and then saka lang tayo mag-add kung matabang. So after nating ma-mix, ito na po, ready na tayong mag-prito. So yung chicken mixture natin, ni-marinate ko siya for 30 minutes. And then naglagay ako ng yelo. So yung yelo po, yun yung tumutulong para maging crunchy yung ating schnitzel. At the same time, yung corn flour din po. So ganito yung pagkukot. Una muna, ilagay natin doon sa mixture na flour. And then, ilagay uli natin doon sa chicken mixture. So, pagkatapos nun, ilagay doon sa mixture na breadcrumbs. So, ganun po yung way ng pag-coating. So, tinalo nyo pa ang KFC. Sa sarap. Gaya nga na sabi ni Lola, tob me old. So, ready to fry na tayo. Yan, it only takes for about 6 to 8 minutes sa pagpa-fry. So mabilis lang i-fry kasi nga po thin yung pagkaka-slice ko. At kung napansin nyo din, wala pong skin yung aming chicken kasi si Lola ayaw niya nang may skin ang chicken. So very healthy talaga si Lola. Kaya try nyo na rin huwag kumain ng skin para po sa ating puso. So, ito po, ready na ang ating schnitzel. Gaya nga na sabi ng apo ni Lola, schnitzel, hindi schnitzel. Super crunchy, kaya itry nyo na rin. So, anyway, thank you guys sa inyong panonood. And sana po mayroon akong nakatulong itong video ito para sa inyo. And once again, see you on my next video and God bless you all. Bye-bye!